project ay quarter to 3 at mag-retrieve dash itong SL19H natin dito. Itong seedbed natin. At kaninang umaga, maaga yung mga taga-islak dito, team SL Agritech. Tinignan itong punla natin dito sa SL19H. Ayan. Nagay natin. Tinignan nila dahil nga biglang umulan nung sinabog natin ito. Hindi natin ini-expect na umulan ng napakalakas. Tapos sinundan ng may kulog, kidlat, tapos ulan ng napakalas at biglang bumagsak yung kristal na may ice. At ito na siya ngayon sa awa ng Diyos ay sa pamamaraan natin at diskarte ay wala namang nahulog sa kwan. Sa dyan, walang nagkumpukumpul. Makikita nyo, ika-3 days mamayang alas 5. Ika-3 days na isabog. Ayan. Tignan nyo, wala naman. Ang daming kwan ngayon. At magpapaararo sana tayo kanina, pero nakadena. Yung kwan natin, inaayos ngayon yon. Baka mamaya ay matatapos na. Sakto na nakadena naman yung kwan na kasi matagal naman na yung kuliglig natin, hand tractor, year 2015 pa. Ayan. Yung kwan natin, ganda na. Yun nga lang, may lumutang konti yung dayami, pero hindi naman kwan, mayroon pa rin seeds doon, punla doon na sumibol, okay? Ayan. Yung diskarte natin, kaya hindi na nagkagulo-gulo o hindi nawalan, hindi nag-move dahil nga mas maganda yung seeds natin na pagbingi, sabi sa Ilocano, yung sakto lang na lumabas yung ugat. Dahil kung yung lakas ng ulan na yun at umapaw yung ating punlaan, dahil sa pinapasukan natin ng tubig din para hindi tamaan, sakto hindi tinamaan ng ice. Dahil pag tama ng ice, nag-bounce na dun sa tubig, hindi na tumama dun sa lupa, sa ating mga binhi, para hindi magkagulo-gulo. Pero yung mga nakasabay natin dito, nabalitaan natin na maraming nasayang na binhi nila, pumunta sa gilid ng kanal, tapos nagkagulo-gulo, naiguhit-guhit na ko, nagkumpo-kumpol, dahil nga yung sinabog nila ay yun yung dahilan, yung mahaba yung ugat, mga ka-agri. Kung mahaba yung ugat, yung ipinunla ninyo, mahaba yung ugat, aapaw yun, parang kanya magaan, parang may cotton, bulak. Kaya yun yung dahilan na nagkagulo-gulo nung umapaw yung kanilang punlaan, mga ka-agri. Kaya yun ang iwasan ninyo, mahirap isabog. Ang benepisyo ng sakto lang kapag bingi, sabi sa Ilocano, yung sakto lang na bumitak, yung ngumiti yung butil natin, na kahit sa sabog tanim o sa punlaan, pag sinabog natin ay kahit mabaon yan ng kalahating inches, sisibol pa rin yan, mga ka-agri. Kaya mas maganda yung apagbingi, sabi sa Ilocano, na isabog ninyo para sisibol talaga at hindi gagalaw, hindi malulubog. At mayroon pa pala isa pa na tips natin, kaya hindi nag-move yan dahil nagpalutang tayo. Yun yung isang dahilan, ipalutang natin, tinanggal natin yung mga ampaw, yung hindi nakulang sa nutrients, na hindi nabuo, na batok, mahina ang resistance. Sabihin na natin mahina ang resistance nun, kaya walang nag-move sa butil natin. Kaya yan, successful yung ginawa natin, pinapasukan natin ng tubig noon bago pa man bumuhos yung ulan. Ayan, control na kuan, tapos bago bumagsak yung crystal, wala nang impact. Yung impact niya na sa tubig, no? Okay? Magandang buhay sa ating lahat. Kaya dumaan tayo dito kasi nakita ko, tinignan ko baka may mga ibong bahay kasi merong umaaligid, wala namang pumunta. At wala na rin daga, wala pang damage ng daga dahil lumubog na. Yung kuan, bumaon na, kaya hope hindi kukulangin yung binhi natin ngayon sa punla. Kasi may target yun tayo. Pag-pray natin, 200 to 300 hectares. Per hectares yung kuha natin. Target yun natin. Gayaan natin yung nasa Nueva Ecija. Ulitin ko, yung ani ni Sir Idol natin, Sir Danilo Bulos.
na umaani ng lagpas 300 sa SL na variety. Okay, bye-bye. Magandang tanghali sa ating lahat. Good afternoon ulit mga ka-agri-tibils. Time check ay 5:30 at ikatlong araw ngayon itong kuwan natin. Punla natin at ipapakita ko sa inyo. Ayan o, green na kung napapansin nyo. Ayan, green na. Ayan, pakita ko lang sa inyo at ayusin natin ulit yung kuwan. Tignan natin yung patubig natin dun sa kuwan, sa likod, kung umabot na at baka matatapos na yung ang tractor natin na nasira, nakadena at bearing. Ayan na oh. Oh, 'di ba? Green na. Kung nakikita niyo, green na. Ayan, ganda na ng sibol. Okay? Tara. Ganda na oh. Ayan, yung SL natin. Okay, sharing is caring. At ayan, pakuan pa natin 'yan. Ayusin natin 'yan. Yung gitna niyan, hukukain pa natin yan para may paglagyan tayo ng tubig para hindi titigas. Ayan. Okay, let's go. Cut na natin.